Cheap moves daw ang Krimline? Dating libero ng Krimline, bitter nga ba? Asawa nito na si Rocco Nacino may isinuwalat tungkol sa Krimline. May nalalaman daw ito na hindi natin alam. Ano kaya ito? Don't miss out on the latest serves and spills. Subscribe now for more valuable chismis. Trending for the wrong reasons ang GMA actor na si Rocco Nacino na asawa ng dating libero ng Krimline na si Melissa Gohing. Kung matatandaan, naging parte ng Krimline si Melissa Gohing bilang starting libero ng team kung saan nakapag-uwi ito ng tatlong championship bilang isang cool smasher. Si Gohing ay lumahok sa Krimline noong 2018 hanggang 2019. Kasabay nito sa pagpirma ng kontrata sa Krimline ng longtime friend na si Michelle Gumabaw. Malapit na magkaibigan nga ang dalawa dahil nagkasama na ang mga ito sa Lasal. Ngunit malaking palaisipan nga kung bakit nagtapos ang friendship ng dalawang MGs na sina Michelle Gumabaw at Melissa Gohing. Fast forward to 2024 nga, nilagay ni Rocco Nacino sa hot seat ang asawa nito matapos mag-trending sa Twitter. Nagalit kasi ang fans ng Krimline matapos nitong sabihin na cheap moves ang ginagawa ng team dahil sa pagre-recruit ng malalakas na players kaya nagagawa ng Krimline na manalo. Cheap moves, but you can be smart if you have the money. So I think Krimline has masyadong advantage at kinuha nila yung mga nagagaling. Style nila yan, mas malaki labas ang pera, pero sila panalo. Dagdag pa ni Rocco, may nalalaman daw ito sa Krimline na hindi natin alam. Ayaw ko sa Krimline. May alam ako na hindi ninyo alam. Para bang pinapalabas nito na may maling pamamalakad na nangyayari sa Krimline. Dahil sa mga salitang binitawan ni Rocco, hindi nga natuwa ang fans. Kaya naman for the bash ang mga ito sa aktor at asawa ng dating libero ng Krimline. Ilan sa kanilang komento ay, ano pala ang sports para kay Rocco? Of course, magre-recruit ka to win the championship. Alangan namang mag-recruit for participation lang. Ang ayaw ko sa Krimline, be, gusto ka ba nila? Gusto ka ba ng fans? The feeling is mutual. Ang ayaw naman kay Sir Rocco until now, wala pa din tumatak na role niya sa TV. Ang bitter, asawa ka lang ng player, nakikisawsaw ka. Don't burn bridges, napakaliit lang ng volleyball community dito sa Pinas. But you are burning bridges for Melissa Gohing. Di ba siya aware na ang nagpapalakas sa CCS ay yung system at chemistry ng players? Parang tots and pons pa lang naman ata malalakas na players na recruit nila since mag-start maging pro ang PVL. Bitter ni Rocco. Ang kapal mo, Rocco, kukuha talaga ang Krimline ng magagaling na players. Alam nga namang putyo-putyo kunin nila. Bench players pa nga naging recruits ng CCS eh, pero hinasa nila para maging magaling. Bawas-bawasan mong kumain ng ampalaya ha? Hindi naman ganyang kagaling si Gemma, tots at said nung hindi pa sila Krimline. Magaling lang talaga mag-improve ng players ang Krimline. Anong sa tingin nyo guys? Bakit nga kaya ito nasabi ni Rocco? May alam kaya ito sa nangyari kay Melissa Gohing kaya ito nawala sa Krimline? May kinalaman kaya si Michelle Gumabaw na dating BFF ni Gohing? O may mali talagang pamamalakad ang management kaya ganun na lang din ang naging pahayag ni Rocco? Ano kaya ang totoo? Leave a comment below. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, please like and share this video. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.